discriminasyon, karahasan, pangmamaliit at pang-aabuso. Mga salitang madalas nating marinig patungkol sa kababaihan. Ngunit lingid sa ating kaalaman, mayroon ng batas upang maprotektahan ang mga kababaihan. Ano nga ba ang Magna Carta of Women? Ang Magna Carta of Women ay isinabatas noong 8 Hulyo 2008 upang alisin ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan at sa halip ay itaguyod ang pagkapantay-pantay ng mga babae at lalaki sa lahat ng bagay. Alinsunod sa mga batas ng Pilipinas at mga pandaigdigang instrumento, lalo na ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW. Ang diskriminasyon ay anumang pag-uuri o restriksyon batay sa kasarian na nagiging sabihin ng hindi pagkakakilala, paggalang at pagkamasa ng mga babae sa kanilang karapatan o kalayaan. Ang gender and development ay ang kumikilala at nagbibigay halaga sa papel ng babae sa kaunlaran. Ang gender mainstreaming ay ang estrategiya ng pamahalaan na pamaalis ang diskriminasyon laban sa kababaihan at pupakasiguro ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki sa lahat ng oras. Anuman ang edad, pinag-aralan, trabaho o hanap buhay, profesyon, relihiyon, uri o pinagmulan ay saklaw ng Magna Carta of Women. Binibigyan din ng batas na ito ng nabubukod na pansin ang kalagayan ng mga batang babae, mga matatanda, may kapansanan, marginalized women, at women in especially difficult circumstances. Ano ang mga karapatan ng kababaihan ayon sa Magna Carta of Women? Ang mga karapatan ng kababaihan ayon sa Magna Carta of Women ay ang mga proteksyon laban sa pang-aabuso at karahasan, kaligtasan sa panahon ng kalamidad, krisis at iba pa, pantay na representasyon at partisipasyon sa politika at pamamahala, pantay na pagtuloy ng batas, pantay na pagkakataong makamit ang edukasyon, at komprehensibong serbisyong pangkalusugan. Ano ang proteksyon laban sa pamaabuso at karahasan sa mga kababaihan? Ilan sa mga halimbawa ng violence against women ay ang pananakot, pangbubuko, panggagahasa, at human trafficking. Ang responsibilidad ng pamahalaan laban sa pamaabuso ay sa pagpapatupad ng Magna Carta of Women. Inaatasan sa ilalim ng Magna Carta of Women ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, kabilang ang mga LGU. Lahat ng sangay at ahensya ng pamahalaan, pampublikong pamantasan at kolehiyo, korporasyong kontrolado o pag-aari ng pamahalaan, LGU at iba pa ay may mga programa at proyekto para sa kababaihan at may nakalaan din ditong budget ang pamahalaan. Kung ikaw ay isa sa mga kababaihan na abuso, huwag kang matakot na ipaglaban ang iyong karapatan sapagkat hindi ka nag-iisa. Mayroon kang kasanga at mayroon kang batas na matatakbuhan.